Amen. Praise God. Napakaganda introduction, Ate Tricia. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. At maganda din ang aking baso. Ayan, sosyal. Yayamanin talaga naman, di ba? Salamat po sa ating Panginoon. Minsan nga po, tingnan niyo yung inyong katabi na hindi lamang po tayo ang maganda, pati ang iyong katabi ay napakaganda. Amen! 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 Dahil bagong taon, bagong ngiti, bagong pinagpala, bagong katagumpayan ang mararanasan ng bawat isa po sa atin. Amen! Bagong taon, because last year, truly and indeed, it was a great year. Tama po? Amen! It was a great year, but this year, it is greater. Amen? It is greater than before. Ito higit kaysa dati. Amen? Sapagkat ang Diyos, lagi niyang nilalampasan ang kanyang ginagawa. Sapagkat ang Diyos is a God of exceedingly abundantly. Amen. Lagi pong higit ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Salamat po, music team. Yan, salamat. Yan. Nag-intro lang ako bago kayo paupuin. Salamat po. Yan, napakahusay. Palakpakan nga po natin ng Diyos sa ating pong music team. Amen. Lagi pong ginagalingan sapagkat ito'y laging para sa ating Panginoon. Amen. Amen. Katulad po ng aking sinabi kanina, last year, it was a great year. Bakit? Kitang-kita niyo po kung kayo po ay nagpo-follow sa ating pong Biyaya ng Diyos page po natin, FB page. Makikita natin, pinost po lahat doon lahat ng Christmas party ng bawat ministry. Amen! At Diyos ang nag-provide sa lahat ng kagastusan. Parang mahina ang palakpak. Amen! Amen! Kumpleto! Sabihin niyo, kumpleto! Kumpleto kasi lahat, kababaihan, katatayan, kabataan, pati yung mga maliliit nating mga bata, production, music, ushering, lahat yan nag-celebrate because what we celebrate is the goodness of God. Amen? Ano bang ating pong lagi pong pinapasalaman sa ating Panginoon? Ito ay ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Amen? Naaalala ko, ayan. Ayan, salamat sa Diyos, naaalala ko. Last December 27, nagkaroon po ng gawain ninyong mga kabataan. Napakahalaga ng mga kabataan dito sa simbahan. Napakahalaga. Tama po, Sister Imelda, ang mga kabataan, katulad ng sabi ko sa kanila, hindi lang sila ang pag-asa ng bayan. Magiging pag-asa sila ng bayan kung sila ay may takot sa ating Panginoon. Amen? Magiging pag-asa sila ng bayan kung sila ay magiging pag-asa sa sariling tahanan. Amen? Na hindi po late lagi kong gumising at laging reklamo. So, I just want to call. Tawagin ko lang po. Ipanalangin nga po natin para mas magiging tuloy-tuloy at masindihan lalo, magliyab lalo ang ating mga kabataan. Tawagin ko lang po. Kasi tayo po ay we are training, sabi nga ni Ate Tricia kanina, we are training this next generation. Amen. Yung mga kabataan po ng ating simbahan, napakarami nyo, kailangan natin ng napakaraming manggagawa at mga kabataan na masisipag at yayakapin ang paglilingkuran sa ating Panginoon. Kaya tawagin ko nga po, nandito ba yung pito? Actually, pito po sila, pero nagtatrabaho kasi isa. So, anim, tawagin nga po natin muna para makita nyo lang sino ba yung ipapanalangin nyo because today, this week, or the 21, the next 14 days na sa ating fasting, panalangin nyo, isama nyo po ito, Ate Tricia, Kuya Ro, Kuya Tox, yan, sasabihin ko sana yung buong pangalan, eh, baka magalit, may junior, ayan, si Ate Tricia, Kuya Tox, Kuya Jermaine, Kuya Shiro, Ate Hazel, Ate LJ, si Ate, nandito ba si Janelle? And sino pa? May nakalimutan ba ako tawagin? Hazel, Janelle, LJ, Kuya Tox, Jermaine, Ate Tricia, Shiro. Sige nga po, magpakita kayo, ipakita nyo itong mga kabataang ito, ang ating susunod na mga tagapanguna ng ating simbahan. Amen! Amen! Ilan na kayo? 1, 2, 3, 5, 6. Oh, wala nga si Ate Janelle. Pangpito si Ate Janelle. Ayan. Okay lang, kahit hindi ako makita. Basta makita kayo. Ayan. Amen! Ipanalangin nyo nga po itong mga kabataan ito. Anin po ito. Pwede ko po bang mahinga? Nandito ba si, ano, si Ate Joanne? Nandito si, ayan, si Abby. Yung mga dati nating tagapanguna ng kabataan. Si Sister Abby, Sister Joanne, Kuya King, Brother Aris. Yung Ate Patsy, pakitawag si Ate Patsy.
Paki-lay hands nyo nga po, ito mga kabataan ito, sapagkat tayo'y mga produkto. Ako po, isa din po ako bilang namuno sa mga kabataan. Can you go here in the front para ipanalangin? I-lay hands Kuya King, Ate Joanne, Ate Patsy, nandyan si Ate Patsy, Kuya Aris, yan. Si Brother Harney, alam ko humawak dito na kabataan. Brother Harney, ayan. Ayan, kahit medyo patikim lang yung hawak niya sa kabataan. Can we just lay our hands dito sa mga kabataan to para mas lalo silang mahamon? Ay, si Kuya King pala. Ay, si Ate Jo pala. Sister Abby pala ay nagmula sa mga kabataan. Can you just pray? Ate Joanne, ikaw ang aking hihinga ng panalangin para sa ating mga kabataan. Yan, na-miss ko to si Ate Joanne. Eh. Si Ate Joanne, isa nating pioneer sa ating biyay ng Diyos. Ate Jo, dito tayo ate. Yan. Yan. Dati po nating worship leader din si Ate Joanne. Eh. Amen. Ayan. Sige po kayo po ay... Ituon nyo din po ang inyong mga kamay sa ating mga kabataan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Purihin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang dakilang Diyos, ang aming Ama na hindi nagbabago. Ikaw ang kahapon, ngayon at magpakailanman, Diyos. Amang banal, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus, sa oras na to, kami po ay dumudulog sa iyong harapan, nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Tinataas po namin ang mga kabataan ito na ngayon po ay nag-uumpisa ng manampalataya at magtiwala sa iyo, Panginoon, at magpagamit sa iyo ng buong buo, Panginoon. Lord, gabayan mo po sila, Panginoon, ang pitong ito na mga kabataan na gagamitin mo sa iyong ubasan, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ang manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. Gabayan mo ang kanilang puso at isipan, Panginoon, na wala silang ibang itataas liban sa iyo, Panginoon Diyos. Na wala silang ibang iyahayag na salita mo, kundi ang iyong purong salita na nagmumula sa iyo lamang, Panginoon Diyos. I-guide mo po ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, kung paano mo kami noong una ay ginamit mo sa iyong ubasan. Marapat na ganun din po ang gawin mo sa mga kabataang ito, Panginoon, sa pangunguna po ni Sister Jen, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, tunay nga na ang mga binigay na pahayag ni Pastor Kenneth nung siya'y nabubuhay sa amin nung mga panahong na kami po ay tumutungtong sa pulpito, Panginoon, ay nagbunga naman po ito ng maayos, Panginoon. At nakita mo, Panginoon, ang mga buhay ni Sister Jen, maging sila Brother King, at ang iba pang mga kabataan na ginamit mo sa iyong gawain. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsambat, dakil at parangal. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Ate Jo. Ayan, manatili po tong anim na to. Salamat, Ate Jo, Kuya King, Kuya Aris, Sister Abby, and Sister Patsy. Ayan, itong mga kabataan na to, syempre, para makakilos yan, kailangan ng pondo. Ayan, so alam nyo na ang ating gagawin. Can we just give our love offering itong mga kabataan na to para meron silang panimulang pondo para sa kanilang buong taon na paglilingkuran sa ating Panginoon? Sabi nga po, the ministry is an investment. Investment of our money, of our time. Amen. Kaya po, Ate Tricia, pangalagaan. Amen. Ang ating po mga ministeryong pinagkatiwala sa atin. Ito, mga kabataan to, napakasipag. Alam niyo po, nakita natin si Ate Tricia, yung MC, Kuya Jermaine, si Kuya Tox, yan. Sila mga production team natin, si Ate LJ, Ate Hazel, mga dancers natin, si Kuya Shairo sa ating music team. Kaya nakikita po natin sila patuloy na naglilingkuran sa ating Panginoon. Sige po, mabilisan lang po, bigyan po natin, abutan natin. Ayan, pangkabuuan ito ha. Hindi ko kanina mapatapat ha. Ayan, ganto na lang po kayo. Sige, kahit kanina, ibukas niyo yung pala niyo kung gusto niyo kanina iabot. Pero sa pangkabuuan po yan, ng mga kabataan. Para meron po silang pondo, monthly, meron silang gawain. Amen. Kailangan po nila. At Ate Tricia, ipanalangin mo ang lahat ng mga nagkaloob.
Praise God. Yan, samahan niyo po kami. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, Lord God. Salamat po, Lord God, sa pagbibigay ng biyaya, Lord God, sa mga kapatiran na ginamit mo, Lord God, para magbigay ng tulong, oh God, sa youth ministry. And Lord, salamat po sa buhay ni Mami Jen, Panginoon. Siyang tumulong, gumabay, nanguna po sa amin, Lord God. And Lord, salamat po. And naniniwala po kami, kiniklaim namin, Lord God, na sa mga nagbigay, babalik niyo po ito ng higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon. And Lord, natutuwa po kami nakikita na ito po yung cheerful heart, Panginoon, cheerful giver na meron ng biyaya ng Diyos. And Lord, hindi po ito mangyayari kung wala po ang tulong niyo, oh God. Hindi po ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo, Panginoon. Kaya po, Lord, salamat po and salamat po, Lord God, sa mga kabataan na kasama ko po sa aming ministry, Panginoon. And Lord, dalangin namin ang tagumpay at masayang monthly fellowship sa youth ministry, oh God. Ikaw po ang lagi naming itinataas, Lord God. Ikaw po ang lagi naming pinapupurihan, Lord God. And we are doing all of this for you, Panginoon. Ikaw at ikaw lamang po, Panginoon. Kaya po marami pong salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name we pray, Amen. Yan, damputin nyo na yan. Amen. Salamat, Ate Tricia. Salamat sa ating mga kabataan. Yan. Kulang pa ba yan? O dagdagan pa natin? Sobra-sobra yan. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Salamat po sa Diyos. Palakpangan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Tama po eh. In biyaya ng Diyos, our giving is a lifestyle. Amen. Na hindi ka nagdadalawang isip, tikolong, pamasahe ko ba to? Pambili ko pa to ang ulam? Okay lang, ibigay mo, fasting ka naman. Ibigay mo, okay na yung saging at kamote muna sa'yo, at mais. Amen. Saka ka na, yeah, fasting na tayo, fasting na naman, Sister Jen. Ayan. Fasting, amen. Sa buong buwan na ating pong lalakarin, it's about the fasting days. Amen. Amen. Eh, Sister Jen, hindi naman ako kasama sa fasting. Dapat hindi na pala ako dumalo. Fasting palang pag-uusapan natin. When God leads you here, He wants you to hear something. Amen? Kapag ang Diyos ang naglagay sa'yo at nagsabi sa'yo, dumalo ka, ibig sabihin, merong gustong ipaunawa at sabihin sa'yo ang Diyos. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po'y para sa lahat. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po'y mabisa at bawat isa po sa atin, lahat ay makikinabang. Sabihin nyo, ako ay makikinabang. Amen. Ako ay makikinabang na hindi ka lalabas dyan sa pintuang yan na wala kang nakuha buhat sa ating Panginoon. At huwag kang papayag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Nauuwi ka na wala kang bit-bit na pangako ng ating Panginoon. Amen. Amen. Eh, minsan nga tayo may bit-bit pa tayong pang-Sharon eh. Diba? Pag nagkainan tayo dito. Pero ngayon, wala muna tayo. Tama pa, Pastora? No? Wala muna tayong kainan. Medyo taste-taste muna tayo. Yeah. Amen. Fasting. Ang titulo po ng ating mensahe is When You Fast. Amen. When you fast. Amen. Nakakatuwa po. Ang ating po palang pambungad na ating pong salita, na ating Panginoon, scripture, opening scripture kanina, ay nasa Isaiah 58. Hindi ko po alam yon. Ngayon po ay nasa Isaiah 58 din po tayo ang ating pong pag-aarala. At hinihingan ko minsan pa na ang bawat isa ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Ating pong babasahin. Ito po ay nasa The Message Translation. Ayan. Pag sinabi yung, ito kasi yung The Message Translation, before nasabi din to ni Pastor Dexter, ito po ay kakaiba yung translation nito at pinagsama-sama na, hindi siya yung parang perverse. Ayan, nakalagay, 1 to 3, tapos 4 to 5, mga ganun po. At ito po yung mas pinalawak. Ayan, ang sabi po dyan, sabay-sabay po natin, basahin. Shout! A full-throated shout. Ting, back, trumpet blast shout. Tell my people what's wrong with their lives. Face my family Jacob with their sins. They're busy, busy, busy at worship and love studying all about me. Next. To all appearances, they're a nation of right living, people law-abiding, God-honoring. They ask me what the right thing to do and love having me on their side. But they also complain, why do we fast and don't look our way? Why do we humble ourselves and you don't even notice?
Next po. Well, here's why. The bottom line on your fast days is profit. You drive your employees much too hard. You fast, but at the same time, you bicker and fight. You fast, but you swing a mean fist. The kind of fasting you do won't get your prayers off the ground. Do you think this is the kind of fast day I'm after? A day to show off humility? To put on a pious long face and parade around solemnly in black? Do you call that fasting? A fast day that I, God, would like? Next po. And this is the kind of fast day I'm after. To break the chains of injustice. Get rid of exploitation in the workplace. Free the oppressed. Cancel debts. What I'm interested in seeing you do, sharing your food with the hungry. Inviting the homeless poor into your homes. Putting clothes on the shivering, ill-clad. Being available to your own families. Amen. Do this and the lights will turn on and your lives will turn around at once. Your righteousness will pave your way. The God of glory will secure your passage, and when you pray, God will answer. You'll call out for help and I say, here I am. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Salamat po sa karunungan na iyong pinagkakaloob po sa amin. Salamat sa pangunawa, Panginoon. At ngayong oras sa sandaling ito, Panginoon, open our hearts, Father. Open our minds, O God, upang malaya po naming matanggap, Panginoon, ang lahat ng iyong mga salita, ang lahat ng iyong mga pangako, ang lahat ng iyong mga salita, Panginoon, na ito po'y buhay, Panginoon, at makakilos po sa amin at sa lahat ng mga nakakapakinig, O God. In this church, Father God, sa lahat ng mga nanonood sa live streaming, Father, abutin mo po sila, Panginoon, at maranasan nila, Panginoon, ang iyong buhay na pagkilos sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako that you said, Father God, that here I am. Yes, Lord, here I am. Sabi mo, Panginoon, nandito ka, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon, at sa bawat, Panginoon, oras at singgundo, Panginoon, nalilipas, laging ikaw ang amin, ang nakatingin po sa amin. Kaya, Panginoon, salamat. Salamat sa umagang ito. Tinatanggap na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Pumalakpak ang mga nagpa-fasting. Pumalakpak ang hindi nagpa-fasting. Pumalakpak lahat ng pinagpala na ating Panginoon. Amen! Parang lahat pinalakpakan nyo na para hindi halata, Sister Jen. Salamat po. Amen! 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 Para hindi halata. Ayan. Sabi nga po, when you actually fasting, it is not an option. You have to choose. Do you fast or you will not fast? Fasting, it is a decision and it is a Christian discipline. Anong ibig sabihin ng discipline? Ibig sabihin, ito po yung mga activity na isang Kristiyano. Amen? Ito po ay hindi na para sabihin, oh, magpa-fasting ka ba? Hindi. Hindi ganon. Unlike the prayer. Diba? Prayer is a command. Sabi ni Jesus, you have to pray. Amen? Be watchful and pray. That is a command, sabi na ating Panginoon. Pero sa fasting, wala siyang sinabing, you fast, Sister Rowena. Amen? Amen? Kailangan mo mag-fasting, Sister Grace. Walang sinabing ating Panginoon. Ayan, dyan na, Papa. Anong Sister Rowena? But when we fast, we humble ourselves into our God. Ayan yung natutunan natin last week sa ating mahal na Pastora Magda. When we fast, we humble ourselves to our God. Tayo po'y nagpapakumbaba sa ating Panginoon. When we fast, it changes everything. Amen? It changes everything kahit ngayon timbang mo, nababago eh. Amen? It changes everything because the way you talk, minsan pag magagalit ka na, naalala mo, ay fasting pala ako. Amen, i-control mo na yung boses mo at kahit galit na galit ka na sa asawa, fasting pala ako. Diba? It changes everything. Kahit gustong-gusto mo nang subaybayan yung telenovela na lagi mong pinapanood tuwing hapon. But it changes everything. Ay, hindi mo na ako manonood kasi fasting pala ako. Amen. Ako ay magbabasa muna ng salita ng ating Panginoon. Ako ay makikinig muna sa YouTube. Alam niyo po, sa YouTube, ang dami nating preachings.
Pinapanood niyo ba? Ginagawa, hard work na ating production team, panoorin po natin. Kapag wala kang, feeling mo wala ka ng ginagawa, manood ka, makinig ka, at unahin mo ang ating Panginoon. Amen. Huwag lang huli, oh, kasi wala na akong ginagawa, unahin ko ang Diyos. Hindi. Kapag lagi mong inuuna ang Diyos, nakikita ng Diyos at masusumpangan mo lahat ng pangako na ating Panginoon. Amen. It changes everything. When you fast, you gain more of God. Amen. When you fast, you gain more of God. And when you fast, you get more of God. But it is not only getting more of God. When you fast, God is getting more of you. Amen. Hindi lang basta ikaw ang hihingi. Panginoon, nagpa-fasting ako. Masumpuan kita. Makita kita. Hindi ang kailangan ng Diyos. Ikaw ang kailangan ko. Amen. Because in our fasting, kapag kumukulo na yung tiyan mo, patuloy kang magpakaalab lalo sa ating Panginoon. Amen. Hindi lang basta sinaing ang kumukulo. Kailangan pati yung kumukulo, yung espiritu mo na gusto mong nag-aalab na, na lagi po ang hinahanap mo ay ang salita ng ating Panginoon. Amen. Ang sa women's ministry, araw-araw nagpo-post yan ng Word of God at prayer focus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kailangan lagi nandun ang pag-aalab, nandun lagi ang pagnanasa na masumpungan at maranasan natin ng ating Panginoon. Amen. When you fast, you gain something. Amen. Something. Ano ba yung something? That something, ang Diyos lang ang nakakaunawa. Ano ba ipagkakaloob ko dito? Kanina nga sabi ni Ate Tricia, itong dalawang magbe-birthday na to, eh fasting. So happy birthday sa gitna kamote. Oh, tas merong ano... candle. Diba? Yearly yan si Kuya King. Magbe-birthday pero fasting. So kung nagkinakanta niya ang sarili niya, happy birthday, pero mais kinakain yan. Pero maligaya naglilingkod sa ating Panginoon. Kapag nagpa-fasting ka, huwag mo ipapakita ng ikaw ay nalulugi. Sila kumakain ng burger. Burger, wow. Pero ikaw kumakain ng nilagang saging, ng kamote, ng mais. Amen. Nang pinakulo ang, anong pinakulaan nyo? Ayan. Balinghoy. Ayan. Diba? Umiinom ka ng malunggay na ano, Sister Rosil. Amen. So, eto, narinig ko to kay Pastor Kenneth. Eh. Sa kanya pong fasting edge din na kanyang sermon. Sabi niya, lamang ang lahat na nag-aayuno. Lamang ang lahat na nagsasakripisyo sapagkat sa bawat sakripisyo may... yun, benepisyo. Amen. Lamang ang lahat na nananalangin sa ating Panginoon. Lamang ang lahat na nagtitiwala sa ating Panginoon. Lamang lahat ng mga taga-biyaya ng Diyos sapagkat kayo ay nakakarinig ng katotohanan buhat sa ating Panginoon. Amen. Lamang ka sapagkat naririnig mo na ang Diyos dito ay hindi nagtatangi. Ang Diyos dito ang tingin sa lahat ng kanyang mga anak. Apple of my eye. Amen. Lahat na tingin sa inyo ng Diyos, hindi basta mansanas. Amen. Sapagkat kayo ay wonderfully and fearfully created by God. Tayo pong lahat ay iniibig ng ating Panginoon. Amen. Ang Diyos hindi nagtatangi. Ang Diyos hindi tumitingin sa inyong mga pananamit. Hindi tumitingin ng Diyos kung anong sinakyan mo kanina, kung anong daladala mong sasakyan. Hindi tumitingin ng Diyos sapagkat ang Diyos tumitingin sa bawat puso. Amen. Puso. Amen. Puso. Amen. When you fast, you get closer to the reward. Amen. Ang unawaan natin yun, when you fast, ibig sabihin, you get closer to the reward. Mas pinapadali pala ng ating Panginoon yung reward. And this year, Pastor Magda, ang ating pong tema ng ngayong buong taon na ito, we will harvest the reward because we are overcomer. Amen. Nabasa niyo ba yun sa post na ating mahal na pastora? Amen. This year is the harvest of the reward. Amen. Parang malungkot. Ayaw mag-harvest ng reward ng ating Panginoon. Amen. When you fast, you get closer to the reward. But ano pong sabi dun kanina? Naunawaan yung binasa natin kanina sa Isaiah. It is dangerous. Sapagkat sabi ng mga yan, Israelita kanina, ang sabi doon na, balikan po natin doon sa unang bahagi. Ang sabi dyan, nagpa-fasting naman kami, pero bakit hindi ka namin masumpungan, Lord? And bakit nga ganon? Sabi ng mga Israelita, why do we fast and you don't look our way? Bakit hindi mo kami parang sinasamahan, Panginoon? Why do we humble ourselves but you do not even notice? Parang hindi mo naman nararamdaman, Lord, na nagpa-fasting ako, na nagtitiis ako, Lord. Ayan, mga kaibigan ko,
Parang kahapon, nag-birthday yung pamangkin ko. Kumakain sila doon ng masarap. Ako ay may dalang. Iba't ibang gulay, dala ng nanay ko. And kailangan nandun ng pagtitiis. Amen. Yeah. When you fast, kailangan matama ang motibo. Ayan. When you fast, sabi po, it should not be a self-profit. Amen. It should not be a self-gain. Na kapag nagpa-fasting ka, kasi gusto mo magkaroon ng bagong sasakyan, Lord, magpa-fasting ako. Kailangan meron na akong 4 wheels. Ayan. Didagdagan mo na isang gulong, yung iyong e-bike. Ayan, di ba? So, Lord, nagpa-fasting ako, kailangan pagpalain mo ako. Hindi ganun ang fasting. Anong sabi na ating Panginoon in verse 6? This is how you should fast. Anong sabi? This is the kind of fasting I'm after. To break the chain of injustice. Ibig sabihin pala, hindi lang, this is the kind of fasting na, Lord, I fast because gusto kong mapagpala yung aking mga anak. Hindi lang po pala yun. Ang sabi natin, Panginoon, ano ba ang reward? Ano ba yung heavenly reward when we fast? Simulan nga po natin in verse 6. Ayan, nasaan? Tingnan niyo yung aking yung outline ko. May mga sagot pa ng mga anak ko sa likod. Ayan, sabi nga po kailangan maging masinop. Kung may mga pwede namang gamitin, i-recycle, why not recycle? Di ba? Sabi nga natin, Kati, you should love your mother earth. Di ba, Ati Kat? Kailangan mahalin natin ang ating inang kalikasan. Kung pwede namang mag-print sa likod ng mga pinaggamitan ng anak mo, di why not? Di ba? Magpapaprint sana ako kay Sister Arin, nakita ko napakaraming scratch paper ng mga anak ko. Ayan. So, nasa na ba tayo? So, the heavenly reward. Ayan. Simulan po natin. Anong sabi sa verse 6? Ayan, kuya, meron ako dyan nakabulleted. Ayan, napakita natin. Number 1, sabi dyan, it breaks the chain of injustice. Amen. When we fast, it breaks the chain of injustice. Ibig sabihin, it loose the bonds that stop you. Ito po ay bumabali doon sa isang bagay na pumipigil sa'yo para maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Ito yung bumabali para maranasan mo yung para ikaw ay lumaya from what holding you back. Ano ba minsan na nagpipigil sa atin? Minsan na may mga nagpipigil sa atin na dumalo sa simbahan. Bakit? Kasi sayang tong client ko, Sister Jen. Pag naman to nabenta, yung tithes ko naman, ibibigay ko sa simbahan. Eh, minsan may mga ganyan tayo. But it breaks that banding. It breaks the chain of injustice. It breaks the what holding you back. Kasi ayokong payagan ng asawa ko, Sister Jen. Amen. Ayaw akong dumalo. Ayaw niya akong dumalo sa mga gawain. Kahit online, ayaw. Ayaw niya kasi ako makisalamuha sa mga Kristiyano. Kasi sabi niya, mga Kristiyano, masyadong banal. Tingnan niyo nga yung katabi niyo. Masyadong banal. Sabi niya, mga Kristiyano daw, parang bawal dyan magkaroon ng mga kasalanan. Eh, parang bawal yung mga yan. Mga hindi nagsisinungaling yung mga yan. Oh, sabi we. Sinasabi we. Parang amen. At kapag nakapagsinungaling, humingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Yan. Nasaan na ba ako? Yeah, it loose the bond. Amen. Parang may natatamaan banda doon. It breaks you free from holding you. Amen. At ang sabi sa number 2. Yan, sabi po, it get rid of exploitation in the workplace. Ano pong sabi dyan? It gets rid of exploitation in the workplace. Or it will remove or pull off the burden that make you helpless and hopeless. Amen? Kapag pala nagpa-fasting ka, aalisin ng Diyos yung mga taong laging naninira sa iyo. Aalisin ng Diyos yung mga taong masama ang bibig sa kapaligiran mo. Amen? Aalisin ng Diyos yung mga taong nagbibigay, o hindi lang tao, yung sitwasyon na meron ka na nagbibigay kabigatan sa'yo. Amen? When you fast, because when you fast, it is only you and God. Amen? When you fast, you are sensitive to God's voice. Amen? Anong sabi ng Diyos? My sheep hears my voice. And ulit, tignan nyo yung katabi nyo, isa ba siyang tupa o kambing? Kapag tupa, naririnig niya ang boses na ating Panginoon. Kasi pag kambing, maingay yun, hindi na naririnig ang boses at tinig na ating Panginoon. Amen? When you fast, God will remove
all that will hindrance the blessing that comes from God. Amen? When you fast, aalisin ng Diyos, anong sabi pa dito? When you fast, God will remove the things that are pressing you down. Yung parang may mga pagkakataon na ikaw ay bigat na hindi ka na makabangon, even sa iyong higaan na parang ayaw mo nang bumangon. Lord, nawawala na ako ng pag-asa. Lord, nawawala na po ako ng alam na parang wala nang tumutulong po sa akin, Panginoon. Parang lahat iniiwan na po ako. Parang pinagsakloban na po ako ng, ano pong tawag to? Langit at lupa. Ayun pala, nakatalokbong ka lang ng kumot. Kaya feeling mo, pinagsaklubahan ka ng langit at lupa. What you need is to get up, pray, and fast. Amen. Ang kailangan mo kapag ikaw ay when somebody is pressing you down, when something is pressing you down, what you need is to get up, pray, worship, and fast, and give thanks to our God. Amen. Sapagkat anong sabi ng Panginoon? Here I am. When you fast, here I am. Nandito ako, anak. Amen. When you fast, magiging ang hinahanap mo lamang, hindi ang hindi lechon manok lang, hindi lang sawa ka ng anong December. Ang hanapin mo ngayon ay mga salita ng ating Panginoon. Amen. Ang hanapin mo lagi ngayon ay ang Biblia. Amen. Eh, wala po kong Bible sa bahay, bibigyan ka ni Sister Rowena. Amen, Sister Rowena. Hindi lang basta mani ang pinapamigay niyan. Kahit Bible, mamimigay yan si Sister Rowena. When you fast, hanapin mo lagi ang magbibigay sa'yo ng kalakasan. When you fast, hanapin mo lagi ang magbibigay sa'yo ng pag-asa. When you fast, kausapin mo lagi yung mga taong magbibigay ng lakas, ng loob sa iyo at maniwala sa ating Panginoon. Amen. Hindi yung when you fast, nagugutom ako, punta ako kayong kumare, tas magkukwentuhan lang kayo. So, pag-uusapan mo, mahal ang sibuyas. Pag-uusapan nyo, mahal. Mahal ngayon ang sibuyas, Mari. Pag-usapan mo na mahal ka ng Diyos, Mari. Amen. Walang-wala ang sibuyas niya, may langgam. Walang-wala ang sibuyas sa harapan ng ating Panginoon. Kayang-kaya i-provide na Diyos kahit ilang kilong sibuyas sa inyo, Sister Rowena. Ay, Sister Imelda. Amen. Amen. Sabi nga, mas marami na ngayong pork ang sisig kaysa sibuyas. Kasi mas mura na ang baboy kaysa sa sibuyas. Amen. Ay, bakit ba tayo napunta sa sibuyas? Amen. When you fast, lagi mong hanapin ang kagandahan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos, lagi ding maganda ang kanyang pangako para sa'yo. Sapagkat ang Diyos, meron na siya mga plano, napakaganda ng plano ng Diyos para sa inyo. Amen. First week pa lang ang lumilipas sa 2023. Lahat yan, naka-align na. Ito na para kay Sister Rosil. Ito para kay Monica. Ito para kay Blessy. Ayan. What you need is to get it and receive it and claim it. Amen. Na walang imposible sa ating Panginoon. Ang lahat ng kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako ay maganda at mabuti. That everything that comes from above is good and perfect. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pero ang sabi po, balik po tayo ulit. Dapat maganda ang motibo. Amen. Buksan nga po natin sa Lucas 18 verse 9 to 12. Ayan. Luke 18, verse 9 to 12. Hindi natin ito pala nabasa kanina. Ako ay Kuya Pasuyo. Luke 18, verse 9 to 12. Anong sabi po dyan? Kasi kailangan po maunawaan natin, ano nga ba ang pagkakaiba na nagpa-fasting na ang hinahanap ay ang Diyos at nagpa-fasting na para masabing na ikaw ay nagpa-fasting. Ayan, nasa na po Kuya. Ayan. Sabi niya, this is the story of the taxman or the tax collector and the Pharisee. Ayan, sabi niya, he told his next story to some, oh yan, si Jesus yan, nagkukwento. His next story to some who were complacently pleased with themselves over their moral performance. Ayan, minsan nagiging ganun tayo, no? Complacent tayo. Kasi may alam mo, oh, mabait naman akong tao eh. Mabuti naman akong tao eh. Dumadalo naman ako lagi tuwing Linggo. Ayan, sabi dyan, and look down their noses at the common people. Next po. Next, Kuya.
two men went up to the temple to pray. So yan, dalawa daw yung tao, ang sabi dyan, para manalangin. One a Pharisee, the other a taxman. The Pharisee posed and prayed like this. Anong sabi ng Pariseo? Oh God, I thank you that I am not like other people, robbers, crooks, adulterers, or heaven forbid. Like this taxman, I fast twice a week and tithe on all my income. Oh God, ayan na sana. Ayan, next po kuya. Ah, nilagay lang niya ng oo. Sige po, next. Meanwhile, the taxman slumped in the shadows, his face in his hands, not daring to look up, said, God, give mercy. Forgive me, a sinner. Ayan. Next po. Jesus commented, this taxman, not the other, went home made right with God. If you walk around with your nose in the air, you're going to end up flat on your face. But if you're content to be simply yourself, you will become more than yourself. So dalawa pong nag-pray doon, yung Pariseo at yung tax collector. Sabi ng Pariseo, oh God, salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na natanggap, Panginoon. Hindi katulad ng mga taong mga maninira, magnanakaw na yan. Panginoon, salamat po. Ako po ay nag-aayuno dalawang beses sa isang linggo at nagbibigay po ako ng tithes. Yun panalangin ng isang Pariseo. Anong sabi po ng isang tax collector? Siya po ay nakasubsob ang kanyang mukha. At siya po ay nagpakumbaba sa ating Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako sapagkat ako ay makasalanan. Na wala siyang ipinagmamalaki kundi ang ninanais niya ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Ninanais niya ang paghipo ng Diyos sa kanyang buhay. Ano pong sabi Jesus? Anong sabi ni Jesus? Jesus give blessing to the tax collector and Jesus rejected the Pharisee. Amen? Sapagkat when you come to the Lord, you should come with humility. Amen? Hindi mo ipagmamalaki at hindi ikaw ay nagbibibuhan sa harapan ng ating Panginoon. Lord, oh, nagpa-fasting ako, Lord. 21 days. So dapat, Lord, after 21 days, ma-receive ko na ang aking prayer request. Hindi po ganoon. Amen? Kailangan tama ang motibo ng ating puso. Kailangan nagpa-fasting tayo, nag-aayuno tayo, na tayo ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Na tayo ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, bagkus nabubuhay tayo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Amen. Nagpapakumbaba ka na wala kang ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon. Na hindi mo inaasahan yung extra rice ng mang inasal. Amen. Na hindi ka mabubuhay. Na ikaw ay nabubuhay sa bawat salita ng ating Panginoon. Na binubusog ka ng Diyos sa araw-araw. It replenishes you. God's word replenishes. Kung ano po yung nawawala sa ating lakas, pinapalitan na ng Diyos ng bago. Amen. Kung ano yung nawawala sa iyo, pinapalitan ng Diyos ng bago. Nawala ang pinagkakakitaan mo, papalitan ng Diyos ng bago. Amen. Nawala yung mga pangarap mo na parang hindi na natutupad, papalitan ng Diyos yan. Yung puso mo, papalitan ng Diyos yan ng puso na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Yung mga anak mo na dati alam naman natin na matagal mo nang pinapanalangin. Amen. Yung mga anak mo, hindi papalitan ng Diyos. Ang papalitan ng Diyos, yung puso mo na laging magpakumbaba sa ating Panginoon. Yan, baka sabi, oy, papalitan ng Diyos yung anak ko. Yay! Huwag ganon. Papalitan ng Diyos yung puso mo na magpatuloy ka magtiwala na kahit galit na galit ka na inis ka na, konting-konti na lang yung PC, Sister Jen. Malapit ko nang, maano yung anak ko. Pero papalitan ng Diyos yan ng mahabang peace, long-suffering, patience, iba, love, joy, peace, patience, goodness. Papalitan ng Diyos ng mga bunga ng banal na Espiritu. Amen? Kahit galit ka na, umas na nga tayo sa galit, doon na tayo sa pag-ibig. Amen? Na huwag na tayo laging galit. Dapat lagi tayong nagmamahal at umiibig. Amen? Sapagkat, sabi, kapag lagi kang umiibig, nakakaganda yan. Oh, wow. Sino nagsabi noon? Ako lang. Amen. Yes. Yun, tawa naman kayo, Sister Rowena. Yes. So come with humility. Humble yourself
And God, sabi po sa James 4:10, humble yourself before God and God will lift you up. Amen. Kapag pinag kapag sinusuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, kapag nagpapakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon, itataas ka ng ating Panginoon. Amen. Pero may pagkakataon talaga, minsan ang pagtitiwala natin na sa ating sarili. Kaya kalimutan mo na yun. When you fast, God will remove your old self. Amen? When you fast, aalisin ng Diyos yung dating ikaw, na dating ikaw ang pinagtitiwalaan mo lamang ang iyong sarili. Pero kapag ikaw ay nag-aayuno, ang pagtitiwalaan mo na ngayon ay ang ating Diyos, ang kalakihan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Asan na po tayo kanina? So number three, this is a reward na ating pong pag-fasting. Sabi po doon, free the oppressed. Ayan, 11:22. Free the oppressed, kuya sa pangatlo. Doon sa ating pong bulleted na outline. Ayan. Free the oppressed. God will lift people and heal them. Sino ba itong mga oppressed people na to? Sino ba itong mga tinatawag na oppressed? Those are the discouraged people. Yung mga napipighati sa kanilang buhay. Pag sinabi napipighati, parang pinaka-ano na yun, superlative term na talaga pong napakaraming pinagdaraanan sa buhay. Amen? Pinaka, parang gamitin natin the worst situation that they are facing right now. Amen? Those are the discouraged people. Those are the bruised, yung mga nasugatan, nasaktan na mga taong ito. Those are the wounded people. So, free the oppressed. Pag sinabing free, ikaw ay pinalaya. Amen? When you fast, you will experience the freedom that comes from God. Amen? Kaya mararanasan mo ang paglaya doon sa mga nagkulong sa iyo, the things that prisoned you. Amen? Yung mga humahawak sa iyo, yung mga sakit, karamdaman. Amen? Yung mga nararanasan natin na parang, hindi na ako makadalo kasi nararanasan ko mahinang mahina na yung katawan ko. Amen? Anong sabi ng ating Panginoon? He will lift and heal them. Mararanasan nyo ang kagalingan ng ating Panginoon. When you fast, amen? When you fast, those marriages that are falling apart, yung mga pagsasama, na sa tingin nyo ay parang wala nang pag-asa to eh, parang maghihiwalay na talaga kami. Just pray and fast. Amen. Just pray and fast. Kung sa tingin mo wala na talagang magagawa, sapagkat ang tao walang magagawa, pero ang Diyos maraming magagawa. Amen? Kayang-kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng inyong pamilya. Amen? Kayang-kayang baguhin ng Diyos yan, kapatid. But you should pray, should worship, you should fast. Amen? And trust in the name of our Lord through Jesus Christ. Amen? Amen? Next po, anong sabi? It break every yoke. Yeah. It break every yoke. Ano nga ba yung yoke? Sa Tagalog ay pamatok. Ayan. Sabi ko, ano ba yung pamatok? Actually po, dahil lagi na nating naririnig itong yoke. Sinerge ko talaga to sa Google. Ano ba yung yoke? Opo, ito palang yoke na to. Ginagamit din to sa mga animals para hindi sila magtakbuha, opo. Ayan, para ma-contain sila dito. So, yung merong yoke na nagko-contain at para kumakapit sa iyo at yung mga yoke sa buhay mo. Anong sabi diyan? When you fast, God will break every yoke. Amen. It will cancel debts. It will break the bad habits and removing the old self. Amen. It will break your bad habits. Ano ba yung bad habits mo? Those addictions. Those addictions sa ating mga kalalakihan, sa mga vices po natin, sa inyong paninigarilyo, pag-inom natin, amen. You should know na merong paglaya dyan sa mga addiction na yan. Amen. Kailangan nating maunawaan na meron palang paraan para makalaya. Minsan kasi meron din sa atin na nahihirapan na lumaya. Amen. Napakahirap lumaya sa paninigarilyo. Napakahirap lumaya sa pag-inom. Napakahirap lumaya sa panonood ng mga pornography sa ating mga kabataan, sa mga kalalakihan. Napakahirap kasi parang bumabalik at bumabalik ako. Just humble yourself before God. Just seek the face of God.
Just pray and worship the mighty God. And God will break every yoke that hold you back. Amen. God will break every yoke na siyang nagpapahirap sa'yo. God will break every yoke na siyang sumisira sa ating buhay Kristiyano. Amen. God will break every yoke that's shortening your life. Amen. Minsan may addiction tayo, hindi lang po sa mga bisyo. Addiction sa pagbili ng pagbili. Wow, nakaka-LL. Ang daming pambili. May addiction tayo, kahit hindi mo naman kailangan, bili ka ng bili kasi gusto mo. Diba? May addiction ka naman na gusto mo din makipagmaritesan sa kapitbahay. May addiction ka sa panonood ng mga movies, sa pag-online games. Amen? Addiction yan. Those are the addiction na hindi mo ma-give up, na feeling mo pag hindi mo nagawa, parang may kulang sa'yo. Amen? Those are the addiction that destroys your life. Amen? Tandaan natin yung mga kabataan natin yan. Paalala sa bawat kabataan. Amen? Laging pinapaalala din yan na ating mahal na pastor noon at ating mahal na pastora. Yung mga online games na yan. Amen? Yung iba, kumikita. But those are temporary. Amen? Pero hindi mo nakikita na sinisira na nito ang loob, kalooban mo, ang spirito mo. Amen? Minsan nandun ka na eh. Minsan nga, napupuyat ka pa. Tapos pag ginising ka sa kinaumagahan, galit ka pa. Diba? O, ikaw pa galit. Diba? Buti nga mabait nanay mo, hindi ka pinapalayas ng bahay. Diba? Those addictions, simulan nyo na. Kaya ito mga kabataan na ito, ayan, magamit ko lang, naalala ko. Kasi napagalitan ko yung anim kanina nung isang session namin ng pagtuturo. Napagalitan ko sila, sabi ko kasi, so these are your assignments. Isa sa mga assignments nyo, pakinggan nyo ang loyalty series ni Pastor Kenneth sa YouTube. After 2 weeks, yata 3 weeks. Okay, sige, okay, meeting. O, sino nakapanood, nakapakinig ng loyalty series ni Pastor Ken? Lahat na kayo ko. Wala po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil ako'y galing sa ganyang ugali noon. Amen, nung ako'y kabataan. Salamat sa Diyos sa pag-ibig na binibigay para maunawaan ng mga kabataan. Sabi ko, bakit? Busy po kasi kami. Wow, busy. Define busy. Sabi ko, ako si Mami Jen. Si Mami Jen, may tatlong anak, may isang asawa. Siyempre, isa lang asawa ko. May asawa, may tatlong anak. Maghapon, naghahatid ako ng mga estudyante ko sa school. Magluluto, mag-aasikaso ng mga anak, maglalaba, magtuturo sa women's. May women's cafe, may tunuturuan pa kayo mga kabataan. Pero I find time para makapanood ng Netflix. Because that is my time, my me time. Ibig ko sabihin, kayang gawa ng paraan. Amen? Kayang gawa ng paraan. Sapagkat kapag gusto, amen. Pag, oh, kayo na nagdugsong. Kayo na magdudugsong. Siyempre, pag ayaw, maraming dahilan. Amen. Mamaya tatanungin ko kung may nakapanood ulit ng loyalty series. Ayan. Ni-remind ko yan eh. Di ba, Ate Tricia? Nitong January ulit. Oh, assignment. Pending assignment. Makinig pa rin ng loyalty series ni Pastor Ken. Sana may nanood na. O baka ngayon. Huwag nyo muna buksan ngayon. Kasi mamaya, oh, makinig muna kayo sa akin. O mamaya, pag tinanong ko kasi, oh, Sister Jen, napanood ko po na. Kailan? Kanina po habang nagpipreach ka. Makinig ka muna. Okay. Laging may paraan. Amen. Laging gagawa lang paraan. Paghuhugas ng pinga, tamba kasi yung gawain sa bahay, Sister Jen. Iwanan mo muna yan. Makinig ka muna ng salita ng Diyos. Makinig ka muna. Umatin ka muna. Manood ka muna ng Women's Cafe. Yan. Kaya kami replay buong January kasi hindi kayo nanonood. Ay, mga tahimik. Sige na nga, moving on. Ayan, kaya kami replay ng buong January, Pastora Magda. Ayan. Dahil po tayo ay nag-iisip ng bagong paraan para mas maging interesado ang bawat isa na makapakinig ng gawain ng ating Panginoon. Amen! Amen. Ayan, si Sister Jen kasi. Ayan. Nasa na ba ako? Ayan, sabi po, it break every yoke. But there is one yoke that God wants us to do and wants us to have. Ano ba yung yoke na yan? Buksan nga po natin in Matthew 11:28-30.
Amen. Yan, favorite yan yung mahal nating Pastora Magda eh. Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Meron pala isang pamatok na ninanais ng Diyos na ating pong dalahin, na ating pong ilagay sa ating mga balikat. Amen. Ano yung yoke na yun? Ano yung pamatok na yun? It is the yoke of Jesus. Amen. Because when you take it, and when you put it in you, you will learn from it. Amen. Ano ba yung yoke na yan na gusto na ating Panginoon? That you humble yourself and you will follow Him. Amen. Na ikaw ay susunod and you will let Jesus guide you and instruct you. Amen. Na ano ba yung pamatok na yan na hinihiling mo ang Diyos ang siyang makakilos, na ang Diyos ang siyang magturo sa iyo, na ang Diyos ang siyang malayang gumabay sa bawat gagawin mo sa iyong buhay. Amen. That is the yoke that God wants us to have. Amen. Yun yung pamatok na gusto ng ating Panginoon at gusto ng Diyos alisin yung mga pamatok na ibang pamatok na nagpapahirap sa iyo. Amen. Kaya nung sabi ng Diyos, take my yoke for my yoke is easy and my burden is light. Amen. Amen. My yoke is easy and my burden is light. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na nahihirapan ka. Lahat nga tinapos na ng Diyos sa krus. Amen. Lahat na tinapos ng Diyos ng kahirapan, lahat ng kasakitan, amen. Lahat na ng mga kalungkutan, mga pag-iyak po natin, tinapos na ng Diyos dito sa krus ng Kalbaryo, amen. Because Jesus said, it is finished, amen. Tinapos na lahat ng ating Panginoon, amen. Ano bang hinihingi lang ng ating Panginoon? Just follow Him. Follow Him, accept Him, amen. And also, be a vessel. Maging ikaw ay maging daan para maunawaan ng iba at makilala ng iba kung sino si Jesus. Amen? Ayan ang ating pong number one na tinutuat, ang tawag dito, inuutos ng ating Panginoon. Amen? Yung sabi, you should spread the gospel. Kailangan natin ipahayag ang mabuting balita. Amen? Upang marami po ang makaunawa ng tunay na kaligtasan. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus lamang. Amen? Sabi po dyan, it breaks every yoke because it is time to be free. Sabihin niyo po, it's time to be free. Amen? Kung ikaw ay bihag last 2022, this year, it is your freedom. Amen. It's time to be free and it's time to get free. Amen. Ikaw ay malaya na. Amen. Sabi nyo, malaya na ako. Amen. Because He who the Son sets free is free indeed. Ang lahat ng pinalaya na ng ating Panginoong Jesus ay tunay na malaya. Amen. Wala nang ibang makakapagbihag sa iyo. Amen. Ang nakakapagbihag minsan sa atin, yung sarili po natin. Yung mga negatibong, lagi po natin ine-entertain sa ating pong isipan. Because sabi nga po, the battle is in our mind. Amen. Kapag sinong mas malakas sa isipan mo, yun ang mananalo. Pero kapag mas malakas ang Diyos, amen, sa iyo, and when you look unto Jesus, who is the author and finisher of our faith, you will win the battle. Amen. You will win the battle because Jesus is the champion. Amen. Jesus is our victory. Jesus is the overcomer. And you, sabi ng ating Panginoon, you are an overcomer as well. Amen. Lahat po tayo mananagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Fasting is not just a physical diet, but a spiritual gain. Amen. Sali ako sa fasting para mabawasan naman na 10 kilo. 10 kilo agad na timbang mo. 21 days lang yun. Gawin mong 6 months, pwede. Ayan. Sasali ako sa fasting para medyo maisuot ko naman yung mga masisikip kong damit. Sali ko sa fasting kasi may nagregalo sa akin. Hindi kasha, Sister Jen. Sasali ako sa fasting. Yes, food is important. But it is not the most important. Tama? Amen? Mahalaga ang pagkain. Pero ito, hindi ito ang pinakamahalaga sa buhay natin.
Ano po ang pinakamahalaga? Ang Diyos, ang pagsama ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang pinakamahalaga sa ating buhay. Amen. It is a spiritual gain. Sabi po sa Acts 13 verse 2. Yan. Acts 13 verse 2. Buksan nga po natin. Kapag pala tayo nag-aayun, ito ang napakaganda nito. Ito po. Anong sabi? While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Ibig sabihin pala, when you are fast, ibig sabihin, while they were worshiping. So while, ibig sabihin while, habang. Amen? So ibig sabihin, ginagawa mo ang pag-aayuno, pero kumikilos na ang ating Panginoon. Amen? Hindi man sinabi when they finished fasting. Hindi sinabi. But sabi dyan, while they were worshiping, the Holy Spirit speaks. Ibig sabihin, kapag ikaw pala ay ginawa mo ang pag-aayuno, habang ikaw ay nag-aayuno, nangungusap na sa iyo ang banal na Espiritu. Ipinapaunawa na sa iyo ng banal na Espiritu. Anak, ito ang dapat mong gawin. Anak, ito ang hindi mo dapat gawin. Anak, ito ang kausapin mo. Anak, ito ang hindi mo dapat kausapin. So, nangungusap na sa iyo ang banal na Espiritu. Amen. Kapag ikaw ay nag-aayuno, you know, and worship, kapag ikaw ay sumasamba sa ating Panginoon. Amen. While they were fasting, while they were praying and worshiping, the Holy Spirit speaks. And while you are waiting, and while you are trusting God, there is something happening in the heavenly realm. Amen. Habang ikaw ay naghihintay sa ating Panginoon, habang ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, habang ikaw ay nananalangin, nag-aayuno sa ating Panginoon, meron na palang gumagawa, may nangyayari na sa kalangitan, at hinihintay na lang ng Diyos ang tamang panahon para ibagsak lahat ng pagpapala para sa iyo. Amen! Gumagawa na ang Diyos, kumikilos na ang ating Panginoon. God is working even though we do not see it. Amen. Kahit hindi mo nakikita, kapatid, kahit hindi mo naririnig, kahit hindi mo nakikita, gumagawa na ang Diyos sa buhay mo. Amen. Gumagawa na ang Diyos sa buhay po natin. The blessing is on the way. Amen. Nandyan na yung pagpapala. Tapos nag-give up ka sa fasting. Kumain ka ng crispy pata. Parating na, biglang, oh, U-turn. Kumain ng crispy pata. Do not give up. Amen. Do not give up, mga kapatid. Ayan, parang tumahimik kayo. Nandiyan na. Nandiyan na yung pagpapala, kapatid. 21 days lang to. Oh. Kapit lang, kapatid. Amen. Kapit lang sa kamoting kahoy. Balingkoy. Mais. Mani. Ayan. Kapit lang, mahal naman kasi Sister Jen ng gulay at prutas. Ang Diyos ang magtutustos. Amen. Kahit mahal yan, basta mas mahal ka ng Diyos, ang Diyos ang magtutustos sa iyo. Amen. Amen. The blessing is on the way. Amen. Palakpakan nyo nga ang Diyos. The blessing is on the way. Amen. Alam nyo po, nung ako, 14 years na po, magpi-15 years na po tayo, Pastora Magda, ang biyaya ng Diyos, Ate Kath, no? Magpi-15 years na ang biyaya ng Diyos. And I believe 2009, una nagsimula ang fasting. Kasi 2008, April tayo nag-start na po, Pastora. So, the following year, sinimulan na po natin ang fasting noon. So, kabataan pa lang po ako. So, sabi ng Pastor, mag-fasting. And nag-fasting ako, and nagtatrabaho ako noon. Ang hirap. Pag break time, sasabihin ng mga kasama ko, oh, bakit yung kinakain mo? Saging na sa balang. Oo, saging na sa balang. Pero ang hirap, nakakapanginig ng tuhod. Nagtatrabaho ka sa manufacturing company. Ang bigat ng trabaho mo, pero sumusunod ka dahil sabi ng Diyos. Amen. Pero dati hindi ko pa nauunawaan yun. Kasi nag-fasting sila, Ate Jo. Hindi mag-fasting ako. Dahil first time mo. So hindi mo nauunawaan eh. So fasting daw. Sige, fasting. Eh, alam ng nanay ko yan eh. Nanay ko nga, problema doon, anong kakainin ko? Huwag kayo mag-problema kung anong kakainin ko. Ang mahalaga. Amen. May kinakain tayo. May kinakain ako. Ayan. Mahirap po. Lahat sa mga nagtatrabaho. Kasi sasabihin ng iba, oh, nasa bahay ka lang naman. Madali lang sa'yo ang fasting. Nasa bahay ka lang naman. Kami nagtatrabaho. Kami mahirap. Ayan. Pero ginawa mo. Pag ginawa mo,
kakayanin mo sapagkat ang Diyos ang kalakasan mo. Amen. So, 15 years na. So, I believe tatlong beses lang po ako hindi nakadalo ng fasting, o na hindi naka-join ng fasting. Bakit? Dahil tatlong beses akong magkasunod ng anak. Yan. Kadang anak ko, yan. So, live muna sa fasting kasi bagong panganak. Yan. Tatlong beses. Pero sa tatlong beses na yun, parang may kulang sa aking sarili. Amen. Parang malungkot ang aking buhay. Pag hindi ako nakaka... Para akong imbis na matuwa ka kasi ikaw kumakain ka. Kaya sabi nga nung asawa ko, pag kumakain ako ng kanin at manok o may ula, hindi ko pinapakita sa asawa ko kasi siya nagpa-fasting. Ako hindi. Siyempre, medyo maingit yan. Patago na lang ako kakain. Amen. Pero baliktad eh, ako yung naiinggit, sila nagpa-fasting, ako hindi. Amen. Sapagkat yun yung nilagay ng Diyos na desire sa puso mo. It is not just an option eh. It is a decision, it is a discipline, a Christian discipline. Sapagkat nasanay ka ng ginagawa mo. Anong sabi ko sa mga kabataan? Kapag nasanay ka ng ginagawa mo, it will become a habit. And when it become a habit, it will become automatic. And when it become automatic, it will become your lifestyle. And when it become your lifestyle, it will become your identity. Amen. It starts from a habit. And then it is automatic. And then it will become a lifestyle. And then it will become your identity. Ano ba yung paulit-ulit natin ginagawa? Sige nga po, isipin nyo. Pagharap nyo sa salamin mamaya, teka lang, ano nga ba yung habit ko? Ano nga ba yung lagi kong ginagawa? Lagi ba akong nanonood ng telenovela? So it will become your identity. Kung mas mahilig ka manood, yung gustong-gusto mo yung kontrabida, it will become your identity. Ikaw na ang kontrabida sa bahay. Diba? Pero kapag lagi, parang awang-awa ka dun sa bida, lagi siyang kinakawawa, it will become your identity. Kaya feeling mo, lagi kang kawawa. Amen. Pero kapag ang habit mo, magbasa ng salita ng Diyos, na ito'y buhay, na alam mo, minamahal ka ng Diyos, it will become a habit, it will become automatic, it will become your lifestyle, and it will be your identity that I am a child of God. Amen. That I am a champion. That I am a victor. Amen. Because this is your habit. Amen. This is your habit. Kaya pag uwi nyo, anak, anong habit ng nanay mo? Kasi hindi mo masagot eh. Masakit kasi pag ikaw nagsabi sa sarili mo. So sabi mo, anak, ano bang sa tingin mo habit ng nanay mo? Lalong masakit pag narinig mo sa anak mo. Sabi, alam niyo po, yung anak ko, si AA, magbabirthday kasi ako noon, nag-drawing siya. Sabi niya, oh, mami, happy birthday. Sabi ko, anak, ano to? Maraming upuan. Tapos may stage. Anak, ano ito? Sabi niya, ay ko, ano to anak? Sabi niya, mami, ikaw yan. Ikaw, di ba, nagpipreach ka sa mga, sa church, tinuturuan mo sila. Because that is what they see and what they hear from you. What they hear from you. Amen. Sabi nga po, sinusunod ng ating mga anak, hindi lang yung kanilang naririnig, but kung ano yung kanilang nakikita sa atin. Amen? Parang mataas yung percentage, nakalimutan ko po eh, nabasa ko po kasi yun eh, na mas nagiging ganun, namumold natin yung ating mga anak. Hindi lang doon sa paulit-ulit nating sinasabi, maging ganito ka, ganyan-ganyan. Hindi. Pag sinabi mo, anak, dapat maging masipag ka, pero nakikita ng anak mo, nakataas lang ang paa mo, hindi ka naman naglilinis ng bahay. Sasabi mo, dapat maging masipag ka, maging malinis ka sa bahay. Amen? Pero iba ang nakikita sa kanyang naririnig. Amen. Doon mabubuo ang katauhan ng ating mga anak. Amen. Kaya, what is your habit? Amen. What is your habit? Amen. Nasaan na ba ako? First, amen. Throughout those years na nagpa-fasting po ako, God never failed me. Amen. And I found my purpose. Amen. I found my purpose. Dati hindi ko alam kung anong purpose sa buhay ko. Marami din akong failures. Mukha lang hindi. Wow. Marami ako mga, anong tawag doon? Mga, ano tagang failure, pastora, na wala pa ako? Kabiguan sa aking buhay.
Amen. Maling desisyon. Parang iba na yun. Parang maalala mo kaya. Ayan, maling desisyon ng buhay. Marami po tayong kabiguan. At alam ko marami po kayong kabiguan. Pero kapag pinagkatiwala nyo sa Diyos, lahat ng mga failures mo, papalitan ng Diyos ng katagumpayan. Amen. Lahat ng mga disappointments in life, lahat bibigyan ng Diyos, papalitan ng Diyos ng pag-asa. Pag-asa nagbubuhat sa ating Panginoong Jesus lamang. Amen. Amen. God, fasting is giving God. Ito pa. Fasting is giving God the space in your life. Yan. Fasting is giving God the space in your life. Ibig sabihin, pinibigyan mo ang Diyos ng pwesto, anumang space, espasyo sa iyong buhay. Amen. Bakit? Kasi napaka-busy mong tao and you are so preoccupied by different things. Masyado na tayong preoccupied. Ano ang ibig sabihin nun? Sige, pakita natin sa isang illustration. Pwede po bang maimbitahan lahat ng mga machong kalalakihan sa likod? Yan. Lahat ng kalbo. Lahat ng malalaki. Yan. Sige po. Brother Bodeng, Brother Moore, Brother Harney, Brother Ben. Lahat ng nakikita kong mga, si Brother Brady, nandiyan din. Nakikita ko si Brother Brady. Nandiyan ba yun? Sige nga, ilan na kayo? Pakita natin, paano magkakaroon ng espasyo ang Diyos sa buhay mo? Yung mga malalaking macho, ayan, halika na po. Ayan, si Tatay Chody, tumayo din kalbo. Halika na, Tatay Chody. Nagpresenta na Basta, pastora, si Tatay Chody na, Tatay Chody, ayan. Ayan. Ayan, si Kuya Bear. Sige, Kuya Bear, dito ka na lahat ng mga macho. Ayan. Lahat ng mga pogi. Ayan. Ayan, hinihintay nilang sabihin ko . Ayan, lahat ng mga pogi at macho. Ayan. 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 Si Tatay Chody nga, proud tumayo na . Kaya hindi ko pa natawag. Ayan. Medyo lumiwanag ang buhay. Ayan, di ba? O, di ba? Nasaan na tayo? So, there is an illustration. So, ikaw to, masyado ka ng preoccupied. Dito na nga lang ako sa baba. Ayan. Excuse me po. You are so preoccupied by the many things in your life. Katulad ng iyong trabaho. Ayan, kunwari trabaho. Talikuran mo ako for now. Ayan. Katulad ng mga entertainment, kunwari. Talikod po kayo. Palibutan niyo po ako. Pabilog po kayo. Katulad ng mga trabaho mo. Ayan. Ayan. Sige po. Ayan. Katulad ng mga pagkain gustong-gusto mo. Ayan. Sige po. Siksikin niyo po ako. Ayan. Nakikita niyo na ba ako? Nakikita niyo pa ba ako? Hindi na. Because we are so preoccupied by the things na nagpapalayo sa atin, sa ating Panginoon. Amen, amen. So wala nang espasyo. Konting-konti na lang ang espasyo ng Diyos sa buhay ko. Bakit? Nandito yung pagkain. Nandito yung Netflix. Nandito yung trabaho. Nandito yung mga kaibigan mo. Nandito yung mga bisyo mo. Lahat pinapalibutan ka. And you are so busy doing those things. But when you fast, anong sabi natin, Panginoon? When you fast, He will remove the yoke. Alisin ng Diyos yung sobrang pagkain sa iyo. When you fast, He will remove the entertainment. Alisin ng Diyos yung sobrang panonood mo ng Netflix, sobrang social media. Alisin ng Diyos yung sobrang pagtatrabaho mo. Amen. When you fast, alisin ng Diyos yung mga bisyo mo. Amen. When you fast, alisin ng Diyos yung mga taong nagpapahirap sa iyo. And God will, and God can move freely because you have the space in your life. Because there is a revelation. Because when you fast, God will reveal something. God will reveal your future. Amen? When you fast. Amen? Kinikilig ang asawa ko. Salamat po, Brother Han. Amen. Amen. Naunawaan natin. When you fast, you will give God the whole space to move freely in your life. And He will reveal your future. He will reveal your destiny.
Amen. And what is your destiny? It is the everlasting life that comes from God. Amen. Kasi minsan siksik na siksik ka na ng trabaho mo, hindi ka na makakilos. Wala nang puwang ang Diyos sa buhay mo. Kaya this is the time for you to have that whole space. Lord, ang lawak na oh. Nagpa-fasting kami, Lord. Ang lawak na. Malaya kang makakilos. Malaya mong ipahayag kung ano yung gusto mo sa aking buhay. Sapagkat ako natagpuan ko. Amen. God revealed Him. Amen. Binigay ng Diyos. Pinaunawa ng Diyos. Ito ang iyong kinabukasan. Kapag malaya ang makakilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen. When you fast. Amen. Sinong kinilig, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi ng asawa ko, bakit tinira mo ako? Ganun talaga yung moment yun. Amen. Ayan, hinapo ako. Dahil kapag na maraming nakapalibot sa'yo, minsan doon ka nangihina eh. Diba? Nawalan ako ng air. Nawalan ako ng espasyo para makahinga. Amen. Kasi nga, feeling mo, sa sobrang busy mo, feeling mo masipag ka kasi madami kang ginagawa. Pero nakakalimutan mo, who is the source of everything. Amen. Nakakalimutan mo na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat. Ang Diyos ang pinagmumula ng iyong trabaho. E minsan, sobra ka na sa overtime kasi gusto mo maging mayamang, mayamang, mayaman. Amen. Eh, ikaw ay mayaman na sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ang hinihintay lang ng Diyos, kuhanin mo yung kayamanan sa pamamagitan ng iyong panalangin, sa pamamagitan ng iyong pagsamba, sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Amen. 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 Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. In closing, amen. Sabi po, God will reveal His promises into your life. God will reveal His purpose into your life. God will complete and fulfill the works of His healing hand into our body. Amen. And He will make you whole again. Buksan po natin sa Daniel 10, verse 4 to 14. Daniel 10, verse 4 to 14. Ayan, medyo mahaba po. Basahin po natin. Iinom lang po ako sa magandang baso natin. Ma-experience ko naman yung magandang baso. Daniel 10, 4 to 14, kuya. Ayan, si Daniel po. Ayan. Anong sabi po dyan? On the 24th day of the first month, eh dito po sa Daniel 10, dito po pinakita na si Daniel po ang nagfasting for 3 weeks. Nakalagay po doon, 3 weeks. Yan na gulay, prutas lamang kanyang kinakain. On the 24th day, so 24th na. So ibig sabihin, tapos na yung fasting. On the 24th day of the first month, as I was standing on the bank of great river, the Tigris, I look up and there before me was a man dressed in linen with a belt of fine gold from Upaz around his waist. Next po. His body was like topaz, his face like lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like the gleam of burnished bronze, his voice like the sound of a multitude. So I was left alone, gazing at this great vision. I had no strength left. My face turned deathly pale, and I was helpless. Then I heard him speaking, and I listened to him. I fell into a deep sleep, my face to the ground. A hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you are highly esteemed. Consider carefully the words that I am about to speak to you and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Tigil lang po tayo dyan. So 24 days nakalipas. So tapos na yung fasting kasi 21 days. So si Daniel, binisita siya ng isang lalaki. Anong sabi po doon? Isang lalaki na matindi kung ang kanyang boses is like the sound, malakas ang kanyang tinig. Amen. At ang mong sabi, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, kanyang mga mata. Anong sabi sa kanya, Daniel? You are highly esteemed.
you are highly favored. Amen. Sabi niya, makinig kang maigi sa aking sasabihin. So si Daniel, siya po ay tumayo. Amen. Sabi niya, sige po, next kuya. So verse 12. At ang sabi po nung kanyang kausap na lalaki, then he continued, "Do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard and I have come to respond to them." Anong sabi sa verse 12? Since the first day that you set your mind to gain understanding, that you humbled yourself before the Lord, your words were heard. Unang araw pa lamang na ikaw ay nag-aayuno, pinakinggan na ng Diyos lahat ng panalangin mo. Unang araw pa lamang na ikaw ay nagpakumbaba sa ating Panginoon, ang Diyos ay kumikilos na. Unang araw pa lamang na ikaw ay nagtitiis, pero ang Diyos nakita lahat ng iyong pagtitiis at siya ay kumikilos. Ano sabi? Your words were heard. Naririnig ko lahat, anak, ang iyong panala. Naririnig ko lahat, anak, lahat ng mga prayer focus na inilatag ng mga kababaihan, ng mga katatayan. Sa unang araw pa lamang ng inyong pagsunod sa akin, anak, kumikilos ako sa inyong buhay. Unang araw pa lamang, anak. Unang araw pa lamang. Anong sabi po? But the prince of Persian kingdom resisted me 21 days. Ibig sabihin, meron pong pumipigil. Sabi kasi, nung nagsasalitang anghel, dapat nandito na ako noon. Unang araw pa lang eh. Dadalhin ko na sana sa iyo yung sagot ng Diyos. Pero merong king of Persia, that is the spirit of darkness, na naghihinder sa akin para maranasan mo yung pagpapala buhay sa Diyos. Pero nakipaglaban ako, nahuli niya ako, nabihag ako, pero sa pamagitan ni Michael, sino ba si Michael? That's the angel of God. Michael is the warrior, angel of God. Itong nagsasalita, marahil si Gabriel, who is the messenger of God. Amen? So si Gabriel, pili siyang nilalabanan ng enemy, the king of Persia, the darkness spirit, para hindi maiparating kay Daniel yung pagpapala. Amen? Yung vision. Amen? Pero anong sabi ni Gabriel? Then Michael, one of the chief prince, balik tayo doon, kuya, came to help me because I was detained there with the king of Persia. So, ibig sabihin na kahit merong pumipigil para maranasan mo yung pagpapala, ang Diyos magpapadala ng tulong sa pamamagitan ng anghel upang makumpleto niya yung pangako niya para sa iyo. Amen? On that first day, tinugon ka na ng Diyos. Amen? And we are on our sixth or seventh day of fasting. Seventh day of fasting. Napakarami ng tinutugon ng Diyos sa lahat ng panalangin nyo. Amen. Do not give up because somebody is fighting for you. Amen. 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 Hindi papayag ang Diyos na hindi mo maranasan ang katugunan ng iyong mga panalangin. He will send angels to fight for you. Amen. Amen. Anong sabi po? Where does my help come from? Saan ba nagmumula ang aking tulong? Sabi po sa Psalms 121 verse 1 and 2, sabi niya, "I look up to the mountain. My help comes from the Lord. Amen, the maker of heaven and earth." Amen, kapag kailangan mo ng tulong ng ating Panginoon, just look up. Amen. At ipapadala ng Diyos lahat ng tulong sa iyo. Kapag nanghihina ka, hindi mo na kayang ituloy ang fasting, just look up. Ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Kapag gusto mo nang i-give up ang pamilya mo, just look up! Because your help comes from the Lord. Amen, amen. Sabi pa sa Psalms 56 verse 9. Amen, amen. Ang sabi dyan, "Then my enemies will turn back when I call for help. By this I will know that God is for me." Amen. Yung mga kalaban mo, tatalikuran ka na niyan, lalayo na yan sa iyo. Amen. Sapagkat natatakot na yan.
niya itong anak ng Diyos, mararanasan na ito ang katagumpayan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ng tulong, lahat ng kalakasan, lahat ng karunungan ay nagbubuhat sa ating Panginoon. Amen? Because God is for me. God is for you. Amen. God is for you. Amen. Kapatid, kapag nanghihina ka, lagi mo sabihin, God is for me. My help comes from the Lord. Amen. Kapag malapit ka na dun sa tukso, sabihin mo, God is for me. God is for me. I am an overcomer. My help comes from the Lord. Amen. God is for me. Amen. Amen. Kapag ikaw ay gusto mo nang wala ka ng pag-asa sa iyong buhay, lagi mong sabihin, God is for me. God is for me. Sapagkat tayuan mo ang sinabi na ating Panginoon, Unang araw pa lamang, tumutugon na ako sa iyo, anak. Unang araw pa lamang, naririnig na kita, anak. Unang araw pa lamang, himala ang mararanasan mo sa iyong buhay. And Lord God, we are on our 21 days of fasting, oh God. And Lord God, we claim, Father. We claim, oh God, the supernatural blessings, oh God. We claim, Father God, lahat ng mga kabilang nakiisa, Panginoon, sa panalangin, mga pag-aayuno, oh God, sa mga naririto na nagnanais, Panginoon, na ikaw ay masumpungan, Father God. Oh God, oh God. Right now, Panginoon, salamat po. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong pagtugon, Panginoon. Sa iyong pakikinig sa aming mga pagtangis. Sa iyong pagtingin sa aming, Panginoon, sa oras na kami po, Panginoon, ay lumuluha. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay buhay, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi mo kami, Panginoon, na pinalalakas. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi ikaw ang aming kasama. Because you said, here I am, Son, here I am. And Lord, pinangahawakan po namin, Panginoon. Tinatayuan po namin, Panginoon, na kasama ka po namin, Father. That you will reveal the purpose in our lives, O God. That you will reveal the fulfillment of your promises into our life. That you will reveal and heal us. Lahat ng mga may sakit at karamdaman, Panginoon. Unang araw pa lamang pinagaling mo na po sila, Panginoon. Unang araw pa lamang, Panginoon, lahat ng mga pagkukulang, lahat ng mga may utang, binayaran mo na, Panginoon. Unang araw pa lamang, Panginoon, tinustusan mo na kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat, katulad ni Daniel, oh God. Kami po'y laging nakatingin sa iyo, Panginoon. Lagi po kami nagtitiwala sa iyo, Father God. At lagi mo kaming masumpungan, Father God, na kami iyong Panginoon na that we are favored before your sight, Father. At lagi mo kaming tulungan na laging maging mapagpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat, salamat. Salamat, ikaw lang aming kailangan, ikaw lang aming pag-asa, ikaw lamang, Panginoon, ang aming the good Father, oh God. Ikaw lang aming mabuting Ama. Ikaw lamang, Panginoon, hallelujah, ikaw lamang aming pinakamatalik na kaibigan. Ikaw lamang, Panginoon, siyang the source of everything, Father. Ikaw ang nagtutustos ng lahat sa aming, Panginoon. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa lahat, Panginoon, na nakapakinig ng iyong magandang balita. Mula dito sa simbahan hanggang sa kanilang mga tahanan na nasa live streaming, Father, mapagpalang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Nakaka-bless. Amen. O, sino po na-bless? Pumalakpak ng malakas. Amen. Hallelujah. Magpuri sa Diyos. Oh, rabababayasyan dararaki yararababasyan de. Oh, rabababababayararasyan dararaki yayayayayabababababam mo. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Oh, napakabuti mo po, Panginoon. Wala ka pong katulad. Napakabuti mo, O Diyos, sapagkat totoo nga po, nakaka-inspire yung mensahe. Kaya yung po mga lahat po na nagpa-fasting, umasa na kayo. Amen. Magalak na kayo sapagkat nahasa inyo na lahat ng mga prayer requests nyo.
Amen. Sapagkat ang Diyos, hindi po siya bingi. Hindi po siya na kung saan ay mahina. Siya po'y napakalakas na ating Panginoon na ibinibigay lahat ang ating po mga pangangailangan. Amen po. Glory to God. At si Sister Mel and Daya, diyan na lang po kayo at kayo po ay welcome na po namin. Kayo po pala ay Christian na. Doon po sa Living Water po ba kayo sa Batangas? Amen. Welcome po kayo dito, Sister Mel and Daya, Brother Mark and Daya, and Brother Baruch and Daya. Praise God. Kayo po mga kapatid, welcome na welcome po kayo. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon sapagkat kayo pinala sa lugar na ito. Merong gusto na kung saan ay ipaunawa sa inyo sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Dahil sila po ang humanap ng church dito po sa ito pong biyaya ng binyang ang kanila pong pinuntahan. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon dahil kayo pwede na rin dito ng ating angel of God. Amen po. Praise God. Sige po, itas niyo na po ang inyong mga kamay. Glory to God. Hallelujah. At igagawad ko na po ang final benediction. Yes, O Lord God. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Tunay nga po na wala ka pong katulad. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sister Jen, Panginoon, sapagkat ginagamit niyo mightily dakilang Ama. Ipinakikita mo po, Panginoon, ang iyong pagsama. Ipinararanas mo po sa kanya, Panginoon, yung pong mga revelasyon mo, Panginoon, na ito'y magbibigay kagalakan, magsisilbing kalakasan ng bawat isa, Panginoon, na naririto. Kaya, Lord, lahat po ng papurit pahasalamat, ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa buhay po ni Sister Jen, Panginoon, lalo pa siyang gamitin mo, Panginoon. Lalo pa, Panginoon, Lord, pahiram mo siya ng ipong banal na langis, dakilang Ama. Panginoon, sapagkat nakikita mo yung talento na ipinagkalob mo sa kanya, dakilang Ama. Kaya, Lord, Panginoon, sa amin pong paghihiwa-hiwalay, igagawad ko po, Panginoon, ang ipong basbas at kapangyarihan, dakilang Ama, na sa amin pong paghihiwa-hiwalay, dalangin ko po, O Diyos, bit-bit nila, papunta sa kalapong tahanan, dakilang Ama, ang pagpapala na patuloy na pagsama ng ipong kapangyarihan, ang naglulinining mong mukha, Panginoon, ng kalapong makakasama bawat minuto, bawat sandali ng kalapong buhay. Panginoon, at ang pag-iingat mo, Panginoon, ang proteksyon sa bawat aspeto ng kalapong buhay, dakilang Ama. Panginoon, ang iyong grasya at habag, kapayapaan ay dumaloy sa bawat sambahayan, Panginoon, at ang iyong purumaragas ang pagkapala na ipinangako mo sa aklat po ng Isaiah 66, Panginoon, maranasan, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak. At ang iyong pinangako sa aklat po, Panginoon, ng Genesis, Panginoon, na pagpapalain mo ang aming lahi, gagawin mong dakil at pinagpala, at ang pangako mo sa aklat po ng Deuteronomy 28, Panginoon, ang aming lahi, Panginoon, hindi sila mangungutang, kundi sila ang magpapautang, Panginoon. Hindi sila mananatiling buntot, kundi mananatili silang ulo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God, lahat ng papuri, lahat ng parangal sa iyo po namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lahat po ng key leaders, meron po tayong meeting, lahat maiiwan. Praise God, lahat po ng key leaders. Amen po. Sige po, God bless you at saka yung po. Hallelujah. Praise the Lord. Napakaganda ng mensaheng ating